Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito uli ako para mag-vlog for my vlogging. Ano, makita po ninyo sa tabi ko yung mga coffee mugs ko. Collection ko po yan. Hindi ako mahilig mag-collect ng mga branded items. Minsan, nakakabili rin ako ng branded na mga nun, pero hindi ako nagko-collect. Gusto ko i-collect yung mga coffee mugs. Yung asawa ko kasi is traveling around the world. Yun yung kanyang nature ng yun yung nature ng work niya. So pag uwi niya po dito, meron siyang dala-dala para sa akin. Mga coffee mugs. Ano ho. Siya naman nagko-collect siya ng mga magnets. Ako naman coffee mugs. Ano, mahilig kasi akong magkape. Kaya yun, gusto ko mga coffee mugs. Iba-ibang coffee mugs. Hindi ko siya ginagamit lahat. Hindi ko pa siya nagagamit yung iba rito. Tinatago ko. Ah, naka-display lang dyan. Kasi nga, collection, ano, collecting. Nung teenager pa ako, ang gusto kong i-collect mga stationery. Mga stationery, bumibili ako. Ang kapal na, ang dami kong na-collect. Tapos yung may mga pabango. Ang ganda-ganda, di ba? Ayan. Ngayong may asawa na ako, may bahay na ako dito. Ano, ang kinokollect ko ngayon mga coffee mugs. Gusto ko pong ipakita sa inyo, i-share sa inyo isa-isa. Ano, may kwento kasi mga coffee mugs ko eh. Kaya gusto ko rin magkwento sa inyo about my coffee mugs. Ano, gusto ko pong ipakita sa inyo una ito. Ano, ayan siya, si Paraon. Alam niyo na siguro kung saan galing, si Egypt. Nag-work ang asawa ko sa Egypt ilang araw. Pag uwi niya, dinala niya ako ng coffee mugs. Actually, yung mga katrabaho, naging katrabaho niya doon, nagpadala rin ng gift sa akin, mga shawl. Ano, nandyan siya, hindi ko naman siya masyadong ginagamit. Ayan, isa yan sa collection ko, yung cup from Egypt. Tapos itong isa, ayan naman siya. Nakikita nyo. Iceland. Galing naman ito sa Iceland. Galing din sa asawa ko. Hindi pa po ako nakakarating ng Iceland. Yung cup pa lang ang nahahawakan ko sa ngayon. Ayan, from Iceland. Tapos itong isa, galing naman po ito sa Prague. Maganda siya. Ano? Ang ganda ng kulay. Gusto nyo ba to? Ayan. Ito namang isang ito galing sa Prague. Galing din sa asawa ko. Tapos, ang dami. Ito galing sa Kenya. Very African siya. Tingnan nyo yung kulay. Ano po. Tapos yung mga African women, merong sunong-sunong sa ulo. Ano yata yan? Tubig. Tapos ito parang bilao. Painting siya eh. Ang ganda, di po ba? And dati favorite ko to, kaya lang hindi ko nang kaanong ginagamit kasi ayokong masira, ayokong mabasag. Tapos itong isa naman is from United States. Nag-work ang asawa ko sa Amerika, nag-stop over sila sa Washington DC. Ibinili niya ako nito. Kaya yung nakalagay is yung logo ng President ng Amerika, United States of America. A President of the United States nakalagay rito. Magkakamali pa ako. Ano po. Tapos itong isa naman is from Australia. Actually, marami akong ka from Australia kasi yung asawa ko nakailang balik na sa Australia. Itong isa gustong-gusto ko kasi kulay yellow, very bright color siya. 'Di ba? Ang ganda. Tapos may mga kangaroo diyan, yung mga may koala, yung mga hayop sa Australia, nandito. Ang ganda. Tapos, ito pong isa, ano, galing naman ito sa London. Ano, pumunta ako ng London, nakabili ako ng t-shirt lang para sa anak ko. Tapos, ito, cup. Tapos, ito pong isa, wala siyang, ano eh, wala siyang pangalan ng which country, ano, wala. Coffee lang, kasi galing ito sa iba, Sambales, sa Pilipinas. Nabili ko 3 piraso siya, favorite ito ng asawa ko, kasi maliit. Dito kasi sa Netherlands, pag nagkakape ang mga tao, hindi po yung padamihan ng kape, paliitan ng cup, konti lang yung kape. Ayan, paborito ito ng asawa ko. May isa dito, ito po, yung an Irish blessing. Ayan.
naman, Iris Blessing. Itong coffee mug na ito, nabili ito ng asawa ko. Yung time na namatay ang papa ko, Friday ng gabi. Nung gabi na yun, umuwi rin siya rito. Bago siya umuwi, binili niya ako ng coffee mug. Nung naggabi na namatay ang papa ko, umuwi agad siya rito. Dala-dala niya po ito. Yung kahit nagmamadali siya, hindi niya nakalimutan na dala na ako kung ano yung favorite ko. Ito siya, from Ireland. Ang ganda siya, hindi ko pa siya nagagamit. Memorable sa akin tong coffee mug na ito. Meron po ritong isa na ako lang bumili. Ang nakalagay naman, keep your crazy parrot spirit. Parang inspirational. Pag nagkape tayo sa umaga, merong inspirational thoughts. Ano, para yata akong parrot kasi salita ako ng salita. Hindi po kasi, di ba, kahit may dumaan na mahirap na sitwasyon sa atin, kailangan pa rin natin magsalita, makipag-communicate. Ginagawa ko ngayon ang lahat ng magagawa ko to reconnect, makikonnect sa mga tao kasi wala akong kasama lagi dito sa bahay. Ano, maganda siya, oh. Nabili ko lang yan. Itong isa na ito, binili ko rin lang. Favorite ko to, lagi kong gamit. Kaya ayan, kupas na siya. Ang nakalagay, love. Nung makita ko siya, sabi ko, ay, ang cute. Binili ko siya. Ano, wala nang nakalagay kung saan ginawa. Wala, very plain siya. Pero favorite ko, mabigat siya. Ano, nabili ko lang to ng 25 centavos sa second hand store dito malapit sa amin. Nung makita ko, binili ko. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Ano po. Tapos itong dalawa na ito is partner. Ayan, paano ba? Mrs. Always Right. Tapos yung isa, Mr. Right. Tandem siya, di ba? Para sa asawa ko. Ito, binili naman to ng asawa ko. Pero hindi naman po ako laging Mrs. Always Right. Marunong akong magpakumbaba. Kahit nga minsan, alam kong ako nasa katwiran, tama ako. Hindi ko ginigit yung sarili ko. Wala namang masama na nagpapakumbaba tayo, di ba? Ano po? Tapos itong last na gusto kong i-share sa inyo, very special. Galing po ito sa friend ko na si Celia. Si Celia eh, nakatira na ngayon sa Virginia, pero nagkakilala kami sa Pilipinas, year 2012. Nagkakilala kami kasi naging follower ko siya sa page ko na Heart Matters. Tapos nagkakilala kami in person and real world bago ako ikasal. Tapos, from then on hanggang ngayon, magkaibigan kami ni Celia. May anak na ako. Umuwi kami ng Pilipinas, nagkita kami ni Celia. Bit-bit niya to. Sabi niya, Maggie, I have something for you. Tapos to binigay niya sa akin. Alam niyo po, sabi ni Celia, Maggie, nung makita ko yan, ikaw agad ang nasa isip ko. Ikaw na ikaw yung naisip ko pagkakita ko yan. Kaya binili ko. Matagal bago kami nagkita ni Celia, kahit nabili niya na to, hindi niya pinamigay sa iba. Nareserve niya talaga to para sa akin. Kaya nung umuwi kami sa Pilipinas, nagkita kami ni Celia, kumain kami sa labas, kasama yung asawa ko, saka yung anak ko. Binigay niya to sa akin. Inuwi ko dito sa Netherlands. Ayan siya. Nasa Virginia na ngayon si Celia sa Amerika, pero magkaibigan pa rin kami. Ang ganda po, di ba? Mahal na mahal ko to kasi kahit paano, merong kaibigan ako na nagmamahal sa akin mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. Celia, andyan ka, alam ko. Salamat. Yan lang po yung gusto kong i-share sa inyo, yung mga coffee mugs ko. Ano? Marami po akong coffee mugs nasa cabinet. Kaya lang hindi ko naipakita lahat. Ito lang pinakita ko sa inyo. Ano, kahit ano man pong bagay sa ating buhay, yun man ay simple, maliit, kung pinapahalaga natin, mahal natin, ano, nagiging part yun ng ating buhay at ng ating bahay. Kung baga itong bahay na ito, dumating ako, very masculine. Very masculine kasi yung asawa ko, mag-isa rito, walang asawa. So, puro panlalaki nandito. Unti-unti naging feminine. Kasi nandito na ako. Ano po. Ganun talaga.
Ganun talaga ang buhay, ano, nag-a-adapt tayo. At nagpapasalamat ako kasi kahit paano, may mga bagay akong iniingatan para sa sarili ko. May mga bagay na mahal ako na andito sa akin at hindi nawawala. Ano, maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood at sa muli. Magkikita-kita po ulit tayo. Thank you po sa mga nanonood palagi, sa mga nagko-comment at ganun din sa mga nagpo-private message sa akin. Madami kayo at iisa-isahin kong sasagutin. Yan. Salamat sa mga suggestion. Ano po, maraming maraming salamat. Thank you, Lee, and bye-bye.